siya, short introduction, 17 years na siyang advocate. Noon, parang lonely voice lang siya in the wilderness. Ngayon, everybody realizes solid na tama siya. Congressman siya from the province of Pangasinan. He is also now the dynamic chairman of the Special Committee on Nuclear Energy at the Philippine House of Representatives. Tireless advocate siya in public education para maalis yung mga wrong ideas, misconceptions, fake news. This is important not only for the economy but also for the welfare of every citizen who uses electricity. By the way, aside from the introduction, congratulations kay Congressman Mark for being the only non-American winner of the American Nuclear Society Special Award siya, Distinguished Public Service Award. Congratulations. Let us give a warm applause kay Congressman. The only awardee given this award this year outside the United States. Welcome the dynamic, tireless nuclear energy and economic progress advocate, Congressman Mark Cojuangco. Thank you, Wilson. Going on from what Gail said, she said a lot about PNPP1, and right now that's not my focus. But you know, PNPP1 is the elephant in the room. It is a 100% complete, well-built nuclear power plant, and we have continuing power crisis. And we've already paid $2.12 billion for it. We spend, the basis being the executive order of Cory Aquino, to maintain this for the decision of future generations of Filipinos. It could be running within 4 years from a decision. The only entities powerful enough to decide whether to run this or not is, number one, the President of the Republic through an executive order. Number two, the Congress of the Philippines through a law. So those are the only two entities which could possibly make this plant run. Because of our local government code, which gives power to the local officials, local executives, to decide on whether they want or not a power plant to run. They can only be ridden by Congress or the President. So the work needs to be done is, the work that needs to be done is to get social license, local social license, to site new nuclear power plants. One of those po is in my district of District 2 of Pangasinan, the town of Labrador. I have been working on social license with the inhabitants of the towns. We already have from over 65% of the registered voters letters, notarized letters, stating that they know it's controversial. Some people say it's dangerous, but they don't believe it's dangerous. They believe that nuclear technology can improve their lives. They would like to invite the national government or nuclear companies to locate nuclear plants in Labrador in exchange for free electricity equal to their 2021 consumption as an index year, times two for every 1,000 megawatts that will be located there, and for the entire life of that nuclear power plant. So if that's 80 years, 80 years of free electricity. Okay, ulit ha. Pag may mga negosyo na lilipat sa Pangasinan area in your region, and kung may nuclear power plant na, free electricity? Well, per 1,000 megawatts, ulitin ko po, no? Two times the 2021 consumption for every 1,000 megawatts located there for the entire 80-year lifetime of that nuclear plant. So kung
apat po ang 1,000 megawatts na itatayo po doon, that is 8 times the 2021 consumption. So therefore, for a very long time, if that will come to pass, Labrador will have the cheapest electricity in the Philippines. And the people? They believe that it will attract investors, it will attract industry, business, at doon po may tatayo yung mga negosyo, industriya, doon may lilikha yung trabaho, at gaganda po ang kabuhayan nila. Paano na yung Bataan plant? I'm just talking about new one. I already said that I am not going to initiate Bataan. I've discussed it enough. From 2007, nung nag-file po ako ng panukala to have it commissioned, up to now, I'm saying there is no technical reason why we should not run that plant. Whether you talk about safety, economics, or everything, all the reasons point that dapat pandarin yan. Pero ayaw nung mga leaders doon. Bagamat gusto ng tao doon, ayaw ng leaders. Gusto ng tao doon dahil gusto nila ng hanap buhay. But ayaw ng leaders dahil nagamit po yan nung araw bilang kasangkapan to demonize the old man Marcos. At nagkaroon po ng pag-aalyado ng simbahan at ng politiko. Pati Ambassador Boswat, sabi nyo. Ng simbahan, Cardinal Sin, Bishop Sok, etc., etc., and the powers that be in Bataan politics, na hanggang ngayon ni siyempre hindi nila matatanggap na kailangan pong baguhin nila ang kanilang napahayag nung araw pa na siyang katutak po na wrong information, fake news. Mabigat po yun. So hindi ko yan pinipilit. Iniiwan ko po yan sa taong bayan, no? Sa mga authorities that be, powers that be. But ang gusto ko po, kung sa ibang lugar ng Pilipinas, tulad ng Pangasinan, tulad ng Isabela, tulad ng Quezon, Mindoro, Sorsogon, Northern Samar, Zamboanga del Sur, Sarangani, Central Visayas, kung gusto po nila, I think dapat pakinggan sila. Kasi yan po ang paraan para matuldukan ang problema ng mahal ng kuryente sa Pilipinas. At kung hindi magmumura ang ating kuryente, lahat po ng macroeconomic projections na magaganda, ibasura na po natin lahat yan. Wala po dyan ang pwedeng matupad. Dahil yan po ang paulit-ulit na istorya natin ng Pilipinas. Pa-take off tayo, tapos kulang ang kuryente, sumobra mahal ng kuryente, lumipat ang mga investor, pumunta sa ibang bansa ng ASEAN. So if we want them to stay here, we need cheap, reliable electricity. Yun po ang punot dulo niyan. Ngayon, nung Wednesday, pumasa po ang ating panukala creating the regulatory authority, independent regulatory authority that is not only departmentally independent, hindi ko po siya sakop ng kahit anong ahensya ng gobyerno, technically under office of the president po siya, ngunit ang kapangyarihan ng presidente doon sa authority po na yan ay to appoint lang the Director General and Deputy Director Generals na iba-iba po ang graduation po nila. So not a single president will be appointing all after the first one. So may fiscal independence po. No? Meron po siyang source ng income na kahit hindi dadaan sa GAA, pwede po for 10 years hanggang may umandar ng nuclear plant para pwede na siya mag-charge ng fees doon sa nuclear power plants na operating.
So yun po ang first big step na rinirekomenda ng IAEA. Kasi po may regulator po tayo ngayon. Ang problema po si PNRI, siya rin po ang promoter ng nuclear technology. May conflict of interest po. And so sinabi ni IAEA sa atin, dapat hiwalay ninyo ang promotion at saka regulation. So itong PhilAtom, ito po regulator. Bago na yan, bago. Yes, ito po ang nasa kahapon, nandun po ako sa Senado at kausap ko po si Senator Tolentino at ang pangarap ko, siya ang maging champion nitong panukala. May kumukontra ba? Sa Senado, no? Kausap ko rin po si Senator Cheese. Sabi niya sa akin, kahapon ng hapon, magfa-file siya ng bill. And then si Senadora Cynthia Villar, sabi rin niya na magko-co-author daw siya. 18 senador ang aking naabutan kahapon. 18 out of 24. Kailangan ko pa pong puntahan yung 6 pa kasi hindi ko naman sila nakita kahapon. Sino ang mag-oppo sa tingin mo? I will go there and I will make representations. I hope that they could see the wisdom of having an independent regulator. Hindi lang po nuclear plant ang authority po nito. Lahat po ng ionizing radiation sa Pilipinas, X-ray machine, sa medical, makikinabang, sa industrial, yes, sa agrikultura, lahat po ng has to do with ionizing radiation or materials, sila po ang tagapangasiwa. Sila po ang tagabigay ng permit. Pwedeng imbitahin natin. Yes. At this point, we would like to acknowledge the representative of Senator Tolentino. Si attorney and also lawyer na siya, medical doctor, Iarica Yaco Silia. Anong update ho, Dr. Silia? Anong update, anong chance, anong timetable na filing, and sa tingin niyo, anong date possible mapasayan? Actually po, last year, August 16, 2022, na-file na po ni Senator Francis Tolentino yung bill na halos same naman po with that filed po ni Congressman Mark. So, he filed Senate Bill 1194 on providing for a comprehensive nuclear regulatory framework creating for the purpose the Philippine Nuclear Regulatory Commission. So sa bill kasi ni Senator Tolentino, yung PhilAtom ni Congressman Mark, yung counterpart niya dun sa bill is yung Philippine Nuclear Commission. But the content of the bill is almost the same po with that of with Congressman Mark. And very vocal naman po si Senator Tolentino that he supports the idea of having nuclear energy as an alternative source, lalo na po na bumababa na talaga, nadidepete na yung ating gas reserves. So we have to think in the long term kasi mataas na yung kuryente natin ngayon, more so kapag ka lalong bumaba na yung gas reserves natin sa Malampaya. Last week I've been in a foreign study mission in Singapore, and one of the topics discussed po was also yung energy problem po, no? So totoo po yung binanggit kanina na ang Pilipinas po ang isa sa may pinaka if not the one with the highest cost of energy sa buong Southeast Asia. So kaya ang nagiging problema din natin would be yung investments nga. They're not going into our country. Mas pumupunta sila sa ibang bansa dahil nga po mas mura doon. And tama rin po si Congressman Mark na hindi dahil may nuclear sila, but because they have it, meron silang malaki yung gas reserves, especially ng Indonesia, and at the same time, wealth sila to dwell into other infrastructures to help their energy resources, no?
So, ang isa pa rin pong pinupoint ni Senator Tolentino is, aside from energy as a power source, we have to consider then and be open sa idea ng nuclear energy into having advantages din po in other aspects like sa agriculture. There are talks po, no, yung pag irradiation ng grains into giving higher yield. Aside from it, from the agriculture, pwede rin din yung sa water desalination and more so sa food safety and in medicine po, no? So, yun po. Ay, nandito last week, water desalination para magkaroon ng tubig sa Pilipinas, isang problema daw, mataas ang kuryente. Kaya may nagsabi, baka pwede pa solar, wala palang alanganin pala solar. So, yun po yung that po is the 101 of nuclear. So ito po yung ang gusto po namin is an engagement. So pwede na po tayo magtanong. Napakaganda sa nuclear energy natin. Kaya lang, aminado rin po kayo na tila mas nalaig yung propaganda ng mga kontra sa nuclear energy. Ang tanong ko po, paano natin ngayon babaliktarin na yung negatibo na epekto ng nuclear energy na ipinintas sa kaisipan ng sangkatauhan ay mabaliktad? Kasi tila yung propaganda nila mas epektibo kaysa yung propaganda natin na nagsusulong ng nuclear energy. Good question, ha? In fact, ayon sa survey na kinondak ng dating Administrasyong Duterte, yung Department of Energy po, 79% of all Filipinos want nuclear power. Ang problema lang, ang condition lang nila is not in my backyard. So ang problema lang po is yung siting ng actual nuclear power plant itself. So kung you don't have to convince everybody to accept a nuclear plant in their locality, you only have to accept to convince maybe just a few, maybe 3 or for the Luzon grid. Pero ano? Guys, alam nyo po na ang 70% ng ating GDP nangyayari po between Pangasinan and Batangas. So kung mapaligiran nyo po yan, no? Pangasinan, Isabela, Quezon, Mindoro ng nuclear plants, you can build multiple units on each, no? 4 to 6 units of tigwa 1,000 megawatts, masasagot po yung problema. You don't need to be convince everybody. You need to convince a few. And sa tingin ko po, kaya naging 79% ang sinasabing sangayon sila sa nuclear power is hindi na nila matiis ang presyo ng kuryente. Hindi na po nila kayang matiis. So, yun po ang nag-drive ng pagbabago. Another thing po na gusto kong sagutin, we will convince them not with myths and storytelling, fake news. We will convince them with facts. Just like Gail did, no? She's citing numbers. May pinagbabasihan yung numero. Hindi galing sa hangin, ano? Hindi scare stories. So, yun po ang strategy po natin. Sir, ako po. Sasagutin ko po kayo. Ang sa from the perspective po of communications, iniisip ko na lang, para ito nagtatakbo ka rin ng advertising campaign. So kaya po importante yung ginagawa natin ngayon at palagi namin itong ginagawa kasi sa advertising, ang tawag po doon ay top of mind. So dapat po, nasa news cycle ka, dapat napapag-usapan ka, dapat na marami nakikiusyoso. So kaya po ang mga Unilever at mga P&G products are selling because they're always top of mind. So ganun na lang po ang approach ko sa communications ng nuclear energy. Make it simple, like what we do in advertising.
get it talked about. That's why this one is very important. And we do this a lot of times. At talagang isa-isa, ano to. And then kayo po kasi ang magiging ambassadors of nuclear, of the nuclear story. Kasi kayo po, ang media po is very, very important. You hold the gates to the Filipino people. Whatever you write, whatever you say is important, becomes important. That's how important you are. So that's why Alpaz Pinas takes time to gather experts from MARC, from the PNRI, from the Senate, and sit down with you because you will be the gatekeeper. You would have to tell the Filipinos what we are missing out and what we will be missing out if we miss again this revival. Pag nagtayo na ng nuclear power plants ang ating mga neighbors, kulela tayo. Ang Bangladesh, diba, iniisip natin dati, they're always gonna be behind us. But nakakatakot? Kasi pag nabukas sila ng nuclear power plant, baka tayo magiging kulela. So kaya ayaw na magbitawan ng bola. Talagang tuloy-tuloy ang mga forums like this because we all have to do our part. So this is our part, this is their part. The media, people are waiting for you to tell the nuclear story. Jet Miss Albi Astronomo, scientist. Thank you, sir. Kung gusto ko lang pong banggitin, tulad ng binanggit ni Congressman Mark, ang PNRI po ay may mandato rin to promote nuclear. And we have been doing it for almost 60 years. And in fact po... 60 years? For almost 60 years. Hindi ka ba pinanganak? And in fact, this year po, we will conduct the 51st Atomic Energy Week. Isa po sa mga events namin, we reach out to different stakeholders po. Iba po syempre ang pag-message natin kapag public, iba kapag ka nasa academe, iba rin po pagka politicians and also pag media. So sa Atomic Energy Week po, gusto lang namin banggitin din ngayon na may Philippine first week po ng December, open house po ang PNRI. Malapit na. December 4 po. Meron pong 600 schools na magpa-participate. And i-host din po natin ang first ever International Nuclear Science Olympiad. We have 79% doon sa survey during the Duterte administration na medyo na-appreciate na nila yung magandang bunga nitong nuclear energy. But may isa pang problema na according to you, a very vivid example is di Bataan, local officials. Okay yung tao, pero yung namumuno doon ayaw. So how? Well, and why? Hindi lang naman ang Bataan ang nuclear plant sa mundo, no? Isang nuclear plant, yan. For nuclear to be a meaningful part of our energy mix, ako, I see it, we need 16,000 megawatts. By 2045, that's minimum, no? So that is the equivalent of... How many plants? Well, if it's 1,000 megawatts each, that's 16 plants. If that is only as big as Bataan, 0.62 gigawatts, that is 25 nuclear plants, right? We are only talking of one in Bataan. For me, it will be ironic justice kung let's say nauna pa ang ibang probinsya and then later on nagsisi ang taga-Bataan dahil na nasado sila and then palitan na nila yung leader nila. Ganun po ang mangyayari po dyan. Yung sinabi nyo kaninang, ang problema kasi is yung not on my backyard, di ba? Oo. Ang daling solusyon dyan ng national government, ang iniisip kong solusyon dyan is bigyan sila ng incentive. Which is precisely the approach kung nakapakinggan mo kanina, o kung naabutan mo yung paliwanag doon sa hinihingi ng taga-Labrador na mabigyan sila ng libreng kuryente based on their 2021 consumption for the entire life of the nuclear plant. So with that kind of incentive, Labrador will have the cheapest electricity in the Philippines. I mean, yung mga region sa Pilipinas, kung may incentive na ganun, yes. Ang dahil, dito na kayo magtayo ng nuclear plant. Everybody can copy what is our approach sa Labrador. Everybody can copy that, no? So, may follow-up sa tanong lang. Pabalik tayo sa iyo. May follow-up lang yung taga si Miss Princess Castro ng One Media Network
and three other journalists, they have very important one question. When will nuclear power be implemented in the Philippines? Mayroon ba kayong estimated or target schedule based on what's happening? Na-approve na nasa sa, nasa sa leaders po natin yan. Sir, can you turn up your mic? Nag-feedback eh. Pero, sandali lang, sagutin ko muna. Ah, yes, yes, yes. Isa-isa lang. When? Yeah. So, kung magdi-decision today, no, sa Bataan, kasi gawa na po yun eh, 100% complete, no, eco-commission na lang yun. You need 4 to 5 years, kaya pang umandar yan bago bumaba ang ating Pangulong Marcos. If you do not start with Bataan, it is at least 7 years from the time you make a decision. Pagbago. So we are talking about 2030, 2031. Kung mag-umpisa po tayo ngayon. Ay, lagot at so tagal. We are and then kung masusunod po ang aspiration na 16,000 megawatts by 2045, dapat every year thereafter nag-uumpisa tayo ng bago. Kasi 7 years ng 7 years po yan. So 31, mag-switch on ka ng isa. 32, another one. 33, another one. Huwag ka nang gumawa ng gas and coal plants. Gumawa ka na lang ng nuclear plants. Ilang taon pag mag-yes ang Bataan today? Kunyari, biglang nag-yes ang Bataan. Before July of 2028, tatakbo. Kung si Bataan. Kung hindi si Bataan, 2030, 2031 ang pinakamadali. Gusto ko lang malaman kung anong reaction ng Meralco, yung monopolized industry dito sa Capital Region. Yeah. Ano kaya magiging reaction nila kung may nuclear energy na tayo? Kasi magiging cheap na ang kuryente. So meaning, mas maliit ang kanilang profit. Not necessarily po eh. Kasi magiging mura ang binibili nilang kuryente. Right? So, pwede lang ibenta ng mas mura at retain the same margins. And also, their distribution network, kung dumami po ang konsumo ng kuryente, magiging mas maganda ang utilization, bababa ang fixed cost po nila. So, pwede nilang ipasa yung ibang savings sa fixed cost, pwede nilang ipasa sa consumer. Sa ngayon po, ang sinisisi ng taong bayan is Meralco. So, sila ang may gustong humanap ng paraan para mapababa ang kuryente, but still they are maintaining a viable business. Okay, thank you po. Thank you. Mission lang po about Meralco. In fact, Meralco is exploring nuclear now. They just signed November 15 an agreement with a nuclear company from the US. They're exploring po yung feasibility ng micro-modular reactor. Sir, yung ano po nyo, tanong nyo kanina about how to incentivize. This is why we have forums like this. Because we need media to cover stories like the Labrador story. It has to be, if we want for people to ask for nuclear in their backyard, they have to know a program like that, that incentivizes that for the 85 years of the life of the nuclear power plant, libre ang kuryente nyo. Lilipat ka dun, di ba? So if you would pick up that story and run with it, then people would know. And when people know, kasi minsan kailangan from ground up eh. So, kakalampagin nila ang kanilang mga leaders. Bakit doon meron? Bakit tayo wala? So, that is an important factor. May I add to the question of the previous gentleman? Alam nyo, ang isa pang napapansin ko, yung mga public servants natin, yung mga, what you call it, these bureaucrats, no? Lalo na sa DOE, takot sumagot na hindi praktisado ang sagot, no? They're afraid to think outside of the box because they are so concerned about their job. I said, how can DOE sell nuclear if it is going to be a skeptic of nuclear?
Nagsulat po ako ng 10 punto na incontrovertible benefits ng nuclear power. Ang tanong ko po kay Secretary, ba't di nyo kayang sabihin ito sa publiko? Bakit binigay ko itong listahan na ito sa DOST? Eh, pinigilan ninyo na magsalita sila tungkol sa mga bagay-bagay na ito. Kasi kami ang lead agency. So, in other words, bago mo mabenta ang nuclear, kailangan kaya mong ikwento yung nuclear good news. Kung hindi nyo po kayang ikwento ang benepisyo ng nuclear, how are you going to convince people that it is necessary? Mahirap po yun. So, we need a change of paradigm. We need po a new frame. And that is where media comes in. Kasi ang narrative ng media, delikado. Eh, automatic kung delikado, bakit natin gagawin? But the evidence shows the complete opposite. And the evidence implies that because we avoided nuclear, we turned to a more deadly energy source which nobody is telling the story about. Coal. And that is the mortality due to coal pollution. Nobody is telling that story. May i-add si our scientist from Philippine Nuclear Research Institute, Ms. Albie Astronomo. Ayun po, dagdag ko lang po sa sinabi ni Congressman. Actually, ang Department of Energy naman po, they also have some initiatives. In fact, they have been doing nuclear energy symposium nationwide din po. So, at least meron pong combined effort from different organizations. Thank you. I'm glad to hear that kasi talagang nababagalan ako sa DOE and in fact nagulat ako nung isang araw nagpadala ng text sa akin si Secretary Popo Lutilla congratulating the passage of House Bill 9392 and maybe because nakikita niya yung handwriting on the wall sa abroad. Sa Amerika, sa Europa, sinali na ang nuclear sa green taxonomy ng EU. Diba? Nagpahayag na si Biden na gagawin niya ang lahat para ang World Bank finally isali na ang nuclear sa pwede nilang pondohan na mga project. So there is a sea change of attitude worldwide towards nuclear. I hope na tuloy-tuloy. So ngayon, nagpumirma ang ating Pangulo doon sa 1-2-3 agreement with America. Ano po ang ibig sabihin ng 1-2-3 agreement? Ang 1-2-3 kaya tinawag na 1-2-3 po, that is Article 1-2-3 of the 1954 Atomic Energy Act ng Amerika na nagsasabi hindi pwedeng magpahayag ng impormasyon ang kumpanyang Amerika kung walang treaty ang Amerika doon sa bansang kung saan nagbebenta ng nuclear technology. And so the 1-2-3 agreement just recognizes us as a country that will use this for peaceful means and not for weapons. That is why now, it is not illegal anymore for American companies to talk to us in detail about nuclear technology. Dati, labag po sa batas yan. For the last year, I have been urging the DOE to sign IGAs with the other 40-plus nuclear vendor countries. Japan, Korea, France, Canada, Australia, Kazakhstan, several countries in Africa that sell uranium, di ba? Kailan pa nila gagawin yan? That's the same basic agreement. A very simple agreement can be concluded in 1 week. Bakit hanggang ngayon? Meron na kaming House resolution urging them to do so. Kailangan pa ng House resolution. Bakit kailangan pa? 1 year ago na po yan. Pwede ba po, tulungan nyo ako, yugyugin natin ang DOE.
Pasukan na yung mga IGA na yan. Yes. Congressman Mark, since you've mentioned na po yung 1-2-3 agreement, what should be the next step for the government to do para hindi masayang yung agreement na yun? And also, napapansin natin yung mga companies natin, they are gearing towards small and micro modular reactors. How is it compared to the conventional one? Sagutin ko muna yung sa SMR. Mas malitang puhunan, ngunit baka mas mahal per kilowatt hour. So, babalansihin nyo yun, ano? Ako, doon sa major portion ng grid natin, mas pabor ako doon sa malalaking reactor. Dahil ang kung mahal ang nuclear power, walang punto ang nuclear power sa Pilipinas. Kaya lang tayo papasok sa nuclear power dahil magiging sagot sa presyo ng kuryente. So we want to minimize the price of electricity. So magandang packaging, magandang marketing package ang SMR, but it's not necessarily the cheapest. So I would like to wake up everybody about that. What was the other question, ma'am? What's the next step? Next step for the government. Okay, so masayang yung 1-2-3. America is not the only vendor, and it's better if we have plenty vendors to choose from, so that we can negotiate the best deal. So we need to have the IGAs with Japan, Korea, China, Russia, France, Canada, Kazakhstan, Argentina, etc., etc. UK. Yun po, we need to be in agreement with all the vendor countries of the world. Also, Mark, can you talk about the process that we don't even have to come up with the money? We don't even, all that needs to happen is that the Secretary of the DOE needs to write through the DFA to his counterpart, Secretary of Energy in the vendor country of origin, and then lalakad na po yung dokumentong yan. It only takes a week or 2 weeks para magkaroon po tayo ng mga ganyan agreement. There is no need for concurrence by the Senate because it is not a treaty. It is just a departmental agreement. Also, sir, clarify lang, since yung BNPP ang ginagamit na technology is Westinghouse, which is originated from the US, is it the development or the rehabilitation will be exclusive for US companies ba? No, because the reactors being built by China, Russia, France, Korea, Japan are still light water reactors. They're the same as PNPP. No, there's not much difference. Parehas pa rin. It's still light water reactors up to now. Even the SMRs like BWRX or NuScale or Holtec are all LWRs. Yung available today. Yung advanced reactors, yung generation 4 ISO breeders, maybe for the next 10 years, wala pa tayong certified design po niyan. So we are not talking about that. We are only talking about light water reactors today. And sir, sorry, last question. You've mentioned ago that we are losing 1% in GDP in the past year since we didn't 37. Switch on. The no, that is 1% per year, right? I am just saying, what if? Diba? What if we lost 1% for each of the previous years? That is 37%. Ang next question ko sa inyo, 1% lang ba? More. O baka more? Sir, kung may more study ba tayo nun? May study na ba tayo dun? Kung may counterfactual po study. Ginawa ng isang professor sa Ateneo. Hingiin nyo po yun. Baka pag ako pong naglabas nun, sabihin nila bias. So, you look at these counterfactual studies. I'll add to your question. During the stand up for nuclear last 2 months ago, isa sa mga guests namin is nuclear activist from Taiwan.
and journalist from Taiwan. And then what she said is that the economic miracle ng Taiwan was based on nuclear power. Before they had nuclear power, they were making Barbie dolls and cheap shoes. But when they went into nuclear, they ditched the cheap shoes and now they're making chips for the world. They're one of the largest chip makers of the world. So the economic miracle of Taiwan, our neighbor, is built on nuclear power technology. And we need to be on that because we might miss out on a lot of economic miracles. Just to add po, ito specific case din ng Korea. As mentioned earlier, 1950s, 1960s, almost the same yung status po natin with them. And they conducted the economic study which isolated yung contribution ng nuclear. It contributed 2.2% to their GDP. Per year. Wow. So, yun, that's Korea. Let me give you an example of Korea. They have half our population. They have 6 times the generating capacity. There are 122,000 megawatts a year. Kalahati ang population sa atin, tayo 22,000 lang. So napag-iwanan na talaga tayo. Ayaw nating magising. So ang daming smart comments dito about safety, and we've answered all the safety questions already paulit-ulit for the last 17 years po. Nakakasawa na. Congressman, intriguing question pero posibleng mangyari. 1986, yung Bataan Nuclear Power Plant, White Westinghouse yung nuclear reactor, US ang sumuporta. Bago umandar yung sinasabi yung Mercedes-Benz natin, dahil fuel na lang ang kailangan, nakialam si Ambassador Bosworth. Bakit? Eh, hindi natuloy. Marcos Sr. ang nakaupo. Ngayon po nire-revive natin ang nuclear energy sa Pilipinas. Marcos Jr. ang nakaupo. Pumirma pa tayo ng 1-2-3 agreement. Hindi kaya kalaunan ay ma-1-2-3 ulit tayo ng Amerika. Ay, bakit ginawa ni Bosworth yan nun? Alam mo, the 1-2-3, ang pangit ng ano mo eh. Ang pangit ng, yan ang nang rinireklamo kong frame eh. Ipaluktot yung frame nyo eh, no? Number one, ang 1-2-3 has to do with US and intellectual property. They are just allowing their companies to deal with us. The company that really runs an identical plant, kasi Westinghouse doesn't run any plants. They just design. They're just an engineering company. The company really running the kakambal of PNPP1 is KHNP. They are the most qualified. Right? It helps if we have a 1-2-3 because then we can say yung IP, pumapayag si Westinghouse. Pero kung wala yung 1-2-3, pwede pa rin naman eh. With KHNP, mag-IGA lang tayo sa Koreano. We don't even need the Americans. So, mali-mali po ang frame nyo. Frame ng talunan po yan. Yan po ang umiral for the last 37 years. Kaya tayo ganito. Kawawa. May follow-up sa sinabi niya. Sir, Congressman Mark, bakit sila supplier natin tapos si Bosworth pananira? Bakit ho? Nagki-curious ako. Eh, people's power noon, di ba? Uso noon eh. Uso. Si Bosworth, uso maging anti-nuclear. 1970s, 1980s, anti-nuclearism in America. Doon tumigil lahat ng paggawa ng bagong nuclear plant sa Amerika. Yung mga hippie na tumutol noon, ano pong ginawa nila? Nangako sila na kapag yumaman sila, they will still conserve energy. Hindi nangyari. Nung yumaman sila, they demanded the good life, yes, and they built coal plants. So they blame themselves now because they helped cause global warming and climate change. So now a lot of them bumaliktad na, nag-pro-nuclear na ulit. Grabe. Eh, tayo, magagaya-gaya tayo, atrasado naman tayo magbago pag nagpalit na yung ginagaya natin, eh doon pa rin tayo sa lumang tugtugin. Naiwan na tayo. So, sir, baka pwedeng baguhin yung frame na yan. Oh, okay. I like that.
Nagulat ako sa sinabi niyo si Ambassador Bosworth Pananira eh sila supplier ng yes, and then when I go to Korea I see his picture on the wall of a boardroom inaugurating Korean nuclear plants di siyempre in the Philippines grabe buhay pa ba si Bosworth patay na po. Hello sir with that sad perspective yes. Ang perspective kasi 1986 sa bansa natin we had the EDSA revolution but there was also the Chernobyl explosion all over the world. So we have timing. To put that in perspective. So ours is political. Marcos dictatorship was toppled. We elected a new government. And it was correct, si Kong Mark. It was de rigueur for us to be anti-nuclear, anti-Marcos. But in the global perspective, Chernobyl exploded. And February tayo, April nag-explode ang Chernobyl. All over the world, lahat na nuclear power plants were stopped. Yes, pero so, sa context. Pero Gail, ngayon na napag-aralan na mabuti ang Chernobyl, yes. Nakita natin na nung nangyari po 'yon, for 12 years after tumakbo yung unit sa yung tatlong unit pa sa Chernobyl mismo. Right? Yung lugar po na exclusion zone ngayon naging pinakamalawak na nature preserve sa buong Europa. Pinaka-healthy ang mga hayop nandun. Yung mga tao doon na matatanda na ayaw umalis ay healthier than their age peers located elsewhere. Before umatake po ang Russia sa Ukraine, more than 70,000 tourists a year pumupunta sa Chernobyl at palaki ng palaki. Ang Ukraine ngayon umuorder ng bagong nuclear plant sa Amerika. So, you need to put everything into context. Ano po ba yung magiging win-win solution from your end para makumbinsi na yung mga tao makapagpalabas ng executive order ang Malacanang, makapaglabas ng batas ang Kongreso para payagan na magkaroon ng nuclear plant sa Pilipinas? First step po itong panukala. Set up the regulatory authority para lahat po ng ibang bansa sa mundo nakangiti sa atin. We complying with international standard on safety and non-proliferation. Yan ang dalawang mahalaga. Pangalawa, ipasa po natin ang Nuclear Liability Act. Yan po ay panukala na pumasa na sa aming committee, pero ibabalik po namin dahil may mga ibang detalye pa na natuklasan namin sa IAEA workshops na dapat isali pa rin. And yan pong batas na yan ay magsasabi na pag may nangyari, automatic ang may kasalanan yung operator. Para madali pong mag-settle ang insurance. Pati yung amount of insurance na kailangan bilhin to cover any incident, nakatakda po doon. And then after that, the last law we will need is a Nuclear Incentives Act to give the fiscal incentive, just like the Renewable Energy Act, which gave a lot of incentives to wind and solar, and other renewables, we also need a similar act for nuclear power in the Philippines. May additional question lang po. In case po payagan ng Marcos o magkaroon na ang Marcos administration ng approval dito sa nuclear energy, nuclear power plant in the Philippines, gagamitin pa po ba natin yung Bataan nuclear plant or are we going to gumawa question. Po ng isang nuclear plant ulit? Ulitin ko po. Wala pong dahilan na technical na ayon sa kaligtasan kung bakit hindi dapat gamitin yung plantang yan. Ngunit kung yan po ay isang political issue at gusto nating sayangin ang ating kapital dyan na mahigit $2 billion, nasa sa atin po yun. Ang presidente lang po or ang Kongreso ang may kapangyarihan na ma-override ang gusto ng kalokal.
tingin ko kung sila po ay magko-conduct ng isang plebisito o isang survey sa Morong, ang nakararami ng Morong ay gustong pandarin niyang plantang yan dahil kulang na kulang po sila ng magandang trabaho. Willing ba kayo mag-debate with the politician o bataan here about nuclear power? In a fair and orderly naman na debate, would you be okay? Alam nyo, siguro kung orasan mo, lahat po ng debate namin sa committee at sa plenaryo sa ay Congress. Baka 20 oras na po ang debate na namin. So, pakinggan nyo na lang po yun. Hanggang gabi. Ha? Wow. So, last question po. Paano po makakatulong sa economy ng Philippines itong nuclear power? Yes. Okay, so sa bawat 1,000 megawatts po na ng coal or gas, LNG, na mag-i-import po tayo ng panggatong niya, gagastos po tayo taon-taon ng daan-daang milyong dollar. Bilyong peso. O, maraming bilyong piso taon-taon. Kung nuclear po, between 20 to 30 million dollars lang. Ilang percent? So, ang laki po ng diferensya doon sa importasyon. So, ang halaga ng piso, dinidepensa po ng nuclear. Yung pong pagbiyahe ng gabundok na coal sa West Philippine Sea, wala na po yan sa nuclear. Kaya, pag nagkagulo po sa West Philippine Sea, wala pong naka-expose na pwedeng pigilin na delivery. So, national security gumaganda rin po. Wala pong pollution. So, humahaba po ang buhay ng tao na poprotektahan po ang ating kalikasan. So, yan po ang mga benepisyo ng nuclear. Yung nuclear lang ang tanging may pag-asang magpababa ng presyo ng kuryente to less than half current electricity prices. Yun po ang heart of the advocacy ng Alpas Pinas. Kasi po, maraming technical issues around nuclear energy and nuclear technology. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, mura ang kuryente. Ilang percent masasave ng ordinaryong tao sa electricity bill estimate? Yung sa data po natin. Wilson, mahirap yan i-estimate dahil iba-ibang class ng tao, iba-ibang social structure. Yes. Pero ganito na lang para madaling sagutin. Less than half current prices. Wow. Ang aspiration po so natin. Sobrang mahal talaga. Kasi mahal talaga pwedeng kuryente. Pwedeng ikalahati na ang gastos sa electricity bill natin. Wow. At saka yung sinabi nga namin, a Filipino family spends around 10 to 15% of our salaries pambayad sa kuryente. Sa ibang bansa, hindi ganun kataas. So, kung maibaba natin ang presyo ng kuryente, yung balance na yon, pwede natin gamitin sa ibang bagay. Malaking bagay yon. Alam nyo po, noong bagong atake ang Russia sa Ukraine, yung presyo po namin ng kuryente sa Lingayen, lumagpas po ng 20 pesos per kilowatt hour. Ngayon, nasa mga 14 to 15 pesos. Noong umabot po yan ng lagpas 20, talagang di na kaya ng tao yan. No, so it depends on the fossil fuel price and that's all imported. Wala po tayong control dyan. Thank you. Last na lang po. At saka balik po tayo, ganun po kasi saan, balik po tayo sa ating mga pamilya. Yung decision to use an aircon or not to use an aircon. Electric fan. Nakadepend yun sa presyo ng ating kuryente. So we would have families, kasi umiikot kami eh. We would have families saying na hirap sila magbukas ng aircon kahit na mataas na ang BP ng lola at lolo kasi mahal ang kuryente. So, dapat hindi ganon. Dapat hindi natin ilalagay sa peligro yung ating mga mahal sa buhay dahil lang mahal ang kuryente, di ba? Dapat hindi yon ang pagpipilian. So, kaya po, talagang kami ay sinusulong namin na magka-nuclear tayo kasi on the level of the family, it would be a big help for the Filipinos. On the level of business, all the more, di ba? Kasi murang kuryente, maraming negosyong uunlad. Kailangan po na manatiling
sapat ang mura ng kuryente para ang ating mga kababayan kaya nilang alipinin ang kuryente. Imbis na sila ang maging alipin ng kuryente. Thank you.